May papayo ka pa sa gustong mag-OFW kasi po lumaki po ako nanay ko OFW. Mahigit na po, 28 years na po siya sa Japan. So hindi po talaga kami nagsama sa isang bubong. May advice ko po sa inyo na hindi po talaga magiging madali yung OFW, yung malayo ka sa pamilya mo. At saka yung paghihirap at pagsakripisyo mo na buhayin yung pamilya mo dito sa Pilipinas. At saka yung pamamulila, yung mismo yung pamilya mo dito. Tapos parang ngayon po, masaya ako na nasuklian ko na yung sakripisyo na yun. At sobrang proud ako sa nanay ko. Sa lahat ng mga OFW, saludo ako sa inyo dahil hindi mahirap ang ginagawa niyo. At ngayon na parang nag-OFW na din ako dito dahil ako lang po yung pumunta. Dalawa lang kami. Tapos yung pamilya ko nasa probinsya. Tapos yung nanay ko nasa Japan pa rin. So parang yung ginawa niya ay na, hindi naging mahirap sa akin na pumasok dun sa character ko dito sa Hello Love Goodbye dahil nga ikaw po yung youngest character dito na ano, pinakabata, di ba, Mai? Opo. Mm-hmm. So point of view ito ng isang naiwan naman, ng isang nag-OFW, yung kinikwento mo ngayon sa amin, di ba? Yung naiwan ng pamilya. Opo. Doon ka nang gagaling sa kwento mo. Okay. So hindi mo planong kunin si Mami? Pabalik na since may half-brother po kasi ako doon, so marami pa pang dapat planuhin, hindi po siya madali. But you're praying na mabuo kayo na? Opo naman po. Nice.